Kumusta dyan mga kaibigan? Papalit po tayo ng jettings. Yung main jet niya po ay 120. Saka yung slow jet naman ay 38 naman yung slow jet niya. Pagtanggal. Tapos sa pag-adjust natin mamaya, maliit na siya. Saka gagamit tayo ng kilid. So, umpisa na natin tanggalin. So, tanggalin muna natin yung gasolina niya sa may carburetor. Lagay ko muna dun sa tangke ko. Dito ko po pinalabas yung natirang gasolina sa carburetor, nilagay ko sa tangke.
Pero para pag tinanggal natin, di tayo maano ng gasolina. So, ito muna tanggalin natin. Tapos, ito. So, tanggalin na natin. May konting gasolina ba? So, tanggalin na natin yung tanggalin muna natin yung floater valve niya. Yan, tanggalin muna. Tapos ito, tanggalin natin yung slow jet. Ito po yung slow jet, 35 po siya, 35 po ito. Saka yung main jet. Main jet ko mo naman ay 115. 115 po ito, 115. So, magdadagdag ako ng IMA para maging 120 at saka sa slow jet. 35 yung dati, magiging 38. Pero dito sa 35 sa 15 ay maano na siya sa gasolina, hindi siya gaano magasta sa gasolina. Medyo tipid sa gasolina. So subukan ko yung 120, 38 kung tingnan natin kung mas maganda yung hatak at saka tingnan natin kung gaano kalakas yung gasolina niya. So, lagay na natin yung slow jet. Ilagay ko na. Tool natin yung floater at saka valve niya. Tapos yung pin, lagay na rin natin. Tapos to, lagay na rin yun natin yung takip. Saka dito, kung naglagay kayo sa carburetor, huwag kayong maglalagay ng dikit dito. Kasi pag sumubra yung dikit, napupunta siya rito, babara rin. Ito babara. Kaya di ako naglalagay ng pandikit dito. Kapag ito naman ay tumulo naman, pwede naman siyang palitan. Huwag nagdikitan.
Kasi pag nag-ano yung gasolina, mag-ano rin yung basket mo. Matutunaw din. So, pag nag-leak na siya dito, palitan niya na ito. So, ayan, lagay na natin. Dito nga pala sa slow jet, siya yung sa idling. At saka yung main jet sa pinakalas na throttle niya. Sa T-port na grip sa slow jet, tapos sa W-port naman sa main jet. So, ito po ay air screw. Air screw po siya kasi nasa likod siya. Pag palabas, mas maraming hangin. Pag paloob, mas maraming gasolina naman. Mas maliit sa hangin. Pag paloob naman, puro gasolina lahat yung lumalabas. So, lagay na natin. Huwag naman sa sobrang ipit kasi madali lang itong malustrad. Kahit sabi na, yung tamang-tama lang. Ayan, tapos na. Round type siya na carburetor. So, lagay na natin.
susunod na video ko. Mag-subscribe na kayo sa aking channel para makita yung susunod na video ko. Susunod na video ko, baka siguro kapakita ko naman yung CDI ko. Yung racing CDI, yung saka pang racing at saka super racing siya. Sa susunod. So, para ano, masundan yung video ko, kailangan nyo din ipindot yung notification bell. Tapos ko halo-halo kahit anong motor. At saka yung mga susunod na video ko ay sa mga pupuntahan namin na travel. So hanggang sa susunod na lang. So mag-subscribe na kayo at saka sa notification bell para masundan nyo yung video ko. So sa susunod na video ko na lang.